Hello everyone, this is Mick Castillo. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, just click the subscribe button and then click na rin natin yung bell button para updated tayo sa mga latest videos na i-upload ko. And syempre, mag-like and comment na rin po tayo. So for this video, mag-share po tayo ng mga tips po para sa mga magsisimula or gustong magsimula sa vlogging. I-share ko din sa inyo yung mga tips na pwede natin gawin para maging successful tayo sa vlogging. So hindi ko po sinasabi na ako po ay successful na sa vlogging. As you know, sa mga nakapanood na po ng aking mga vlogs, ako po ay umabot na sa 1,000 subscribers. So as of today, ako ay nasa 1,200 subscriber plus na. And at the same time, ako po ay monetized na. Yes, monetized na po ako 5 days ago. So, diretso na tayo agad para at least kung ikaw ay medyo wala ka pang YouTube ngayon, ito yung mga unang tips na pwede kong i-share sa inyo. So, tips number 1, kung gagawa ka ng YouTube mo, make your name searchable or make your YouTube name searchable. So, ano ba yung ibig ko sabihin dito? Kasi unang-una, alam naman natin na kapag ikaw ay gagawa or mag-recreate ka ng isang YouTube name, kailangan meron ka or pag-isipan mo kung ano yung gagamitin mong name. Kasi ito na yung pwede mong gamitin in the long run. So, bigyan ko lang kayo na brief history kung paano or kailan ba nag-start ang aking YouTube channel. So, sa mga nakasubaybay sa akin, hindi po talaga Mick Castillo ang ginamit kong YouTube name. Ang ginamit ko po is Mick... Ang ginamit ko po na YouTube channel is Mick X Mix Vlog and Random Video. So, sobrang napakahaba niya. So, nung... Ito yung isa sa mga sample video ko. Paano ko inintro yung aking lumang YouTube name. So, here we go. Hello, everyone. I'm Mick X Mix. So, as you can see, medyo nahirapan ako ng very light. Dahil unang-una, hindi ko talaga pinag-isipan kung ano ba talaga yung itatawag ko sa aking YouTube channel. Target ko talaga dati is magkaroon ng mga iba-iba klaseng vlog. Magpalabas ng iba-iba klaseng mga random video. So, hindi ko technically naisip na may hihirapan pala ako in the long run. So, parang after 2 or 3 months, nagpalit agad ako ng name kasi medyo nahihirapan na po ako. So, unang tip ko sa inyo guys is, pag-isipan nyo kung ano yung magiging YouTube name nyo. So, ang daming mga choices dyan. Pwedeng gamitin nyo yung pangalan nyo, pwedeng gumamit ka ng ibang mga name na pwede mong gamitin talaga na searchable. So, ibig sabihin na searchable is, kapag tinype mo siya sa YouTube at clinic mo yung search, makikita agad nila yung pangalan mo. So, sa end ko, nung gumamit ako ng Mick X Mix Vlogs and Random Video, hindi talaga siya naging searchable. So, nung nag-ship ako to Mick Castillo, naging searchable naman siya. Pero hindi agad siya ganun na sa search kasi nga, hindi pa ganun karami yung videos na ginagawa ko. So, make sure lang na kapag pinag-isipan mo yung magiging YouTube name mo, dapat alam mo na yan yung magiging final na gagamitin mo. So, tips number 2. Choose your topic kung saan ka masaya at comfortable. So, make sure lang na pag-iisipan nyo yung mga topic na isi-share nyo sa inyong mga viewers. So, for example, ako po is mahilig mag-travel. So, sinishare ko sa kanila yung mga travel na mga napupuntahan ko. And as you all know, may mga videos ako na may mga nag-trending talaga. So, specifically, yung mga Cebu Pacific Fair, yung mga Piso Fair, how to book, how to refund. So, more on related talaga siya dun sa topic about traveling. So, yung mga ganung topic is yun kasi yung mas comfortable ako and medyo confident ako. Kung ikaw ay gagawa ka ng YouTube, make sure lang na pag-iisipan mo yung mga topic na medyo pag-iisipan mo yung medyo makaka-relate yung audience mo. Huwag kang gagawa ng videos na hindi ka talaga comfortable. Tips number 3, huwag kang bibili ng mga equipment ng hindi mo pa naman kailangan. So, ano ba yung mga equipment na sinasabi ko? Ito yung mga ring light, camera, tripod, mic. So, yan yung mga iba-ibang mga vlogging gear na ginagamit ng isang mga vlogger. Bayami lang, oh, buhay pa ako, friend. So, ano ba yung ibig ko sabihin? Huwag ka bibili agad ng mga vlogging gear kung ikaw pa lang ay nagsisimula. So, share ko lang ng konti. Yung unang ginamit ko po sa aking vlog is camera ng cellphone lang. So, huwag po tayo mag-i-invest ng mga mamahaling mga gamit kung hindi pa tayo sigurado sa gagawin natin. So, kung tayo ay may budget naman, why not? Pero kung ikaw naman ay isang
small YouTuber lang na magsisimula pa lang din eh wala ka pang budget, mag-start ka muna sa simpleng cellphone camera. And gamitin mong mic mo is yung headset mo. Sobrang linaw naman yan, guys. So, tips number 4 is use free editing app. So, wag na wag muna tayo mag-practice sa Adobe Premiere Pro pag ikaw ay nag-start sa vlogging. So, kung ikaw naman yung experience sa paggamit ng mga Adobe Premiere Pro o yung mga ikaw naman ay may skill sa editing, why not? Pero kung ikaw naman ay nag-start pa lang at sa YouTube, kung ikaw pa lang ay nag-start sa YouTube at wala ka pang mga experience about editing, gumamit ka muna ng mga free editing app. So, ano ba yung mga free editing app? So, pwede kang gumamit ng mga KineMaster, PowerDirector, iMovie, or kung ano-ano mga klaseng mga application na pwede mong gamitin pag ikaw ay nag-e-edit. Mag-invest ka lang sa mga application kung ikaw ay sigurado na magagamit mo siya in the long run. Alam naman natin na wala pa talaga agad-agad na papasok na pera kung ikaw ay magsisimula dahil kailangan mo ma-hit agad muna yung 1,000 subscriber and 4,000 watch hour. So medyo mahabang proseso talaga siya and medyo kailangan mo siyang pag-isipan ng maigi. Tips number 5, be patient. So ano ba ibig sabihin? Kung ikaw ay nagsisimula, medyo kailangan medyo mahaba talaga yung pasensya mo. So pasensya in a way na medyo kakaunti pa lang yung subscriber mo, okay lang yan as long na yan ay organic. Ano ba ibig sabihin? Marami kasing naglilipanan na sub to sub and all, mga BLCS, yun yung mga term na ginagamit namin mga YouTuber. So be patient kung ano man yung naaabot mo. Kasi kung titignan mo yung mga numbers mo, kung titignan mo yung mga subscriber mo, kung yan ay sobrang liit, tapos talagang minomonitor mo siya everyday, may stress ka talaga. Make sure lang na isipin mo talaga kung ano yung pinaka-goal mo, kung bakit ginagawa mo si YouTube. Last tip, consistency. Be consistent. So, sabi nga ng mga nakakarami, consistency is the key. Kung ikaw ay magsisimula sa YouTube, make sure lang na kahit papano nag-upload ka 3 times a week or 2 times a week. Be consistent. Be consistent kung ano yung topic na ginagawa mo. Kahit papano kung ikaw ay more on reaction video, gawa ka ng mga reaction video na pwede mong gawin. Kung ikaw ay katulad ko na medyo may mga idea ka about mga Cebu Pacific Air na mga seat sale, mga piece of air, yun yung mga i-share mo. So, consistency in a way na kahit papano, upload ka lang ng upload. Upload mo lang yung mga quality content na sa tingin mo na pwede mo ma-share sa mga viewers mo. Upload ka lang na upload na sa tingin mo is makakapag-share siya ng positivity sa mga viewer mo. Upload ka lang na upload in a way na kahit papano makakapag-capture ka ng tao or makakatulong ka ng tao na nanonood sa'yo. And ayaw, marami kayong natutunan sa aking mga tips para sa mga gustong magiging YouTuber at sa mga YouTuber na nagsisimula pa lang na nawawalan na ng pag-asa, na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa dahil naramdaman ko rin yan na ako nung unang panahon, sobrang feeling ko walang mangyayari sa akin sa YouTube ko. So ang unang-unang ko talagang ginawa is pinagdasal ko talaga siya na kahit pa paano may mga tao na maniwala sa akin, kahit pa paano may mga manood sa aking YouTube channel, na kahit pa paano may maniwala sa kakayanan ko. And yun na nga nangyari, kahit pa paano, as of this moment, 1,200 plus subscriber na tayo. Yay! Nagulo pa yung buhok ko. And at the same time, tayo nga ay na-monetize na 4 days ago. So, maraming salamat po sa lahat po ng sumuporta sa akin sa YouTube ko. And I hope po and I promise po na pag-iisipan ko pa po yung mga content na isi-share ko po sa inyo. So, maraming salamat po sa lahat and keep safe. So, Thank you. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, ayun! Just click the subscribe button and then click na rin natin yung bell button. Para! May piyok pa ako. Click na rin natin yung bell button para updated tayo sa mga latest videos na i-upload ko. And syempre, mag-like and comment na rin po tayo. Thank you, guys! Bye-bye! Yeah!